alas 3 na ba? So kung alas 3 na po ng hapon, 3 PM habit na po tayo ngayon. Welcome, welcome, welcome. This is the 3 PM habit of Bosch and I am Michael. So this afternoon, feature ko po sa inyo is about is this plus na mga beats, and this is the GBH 2-28 DFB, top of the line ng corded hammer ng Bosch for 2 kilo range. This is the heavy duty. Okay, so didiscuss ko po sa inyo today kung paano siya gagamitin, saan po siya pwedeng gamitin, itong mga kanyang mga functions, ano pong advantage nito, ano po sa ibang hammers, at ang motor po nito kasi nasa around 800 watts, so malakas po siya, and meron po siyang vibration control, so very minimal pong vibration niya. Okay, so shout out po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayong hapon, mga BOGP members, especially yung mga member ng Cebu Blue, Bosch Eagles, Cabuanet, yung mga BOGP members na nandyan po sa abroad, nanonood, dito po sa Luzon, at dito din po sa Kabisayaan. So, binabati ko po kayo ng magandang hapon, at pag-uusapan po natin for today is the GBH 2-28 2 kilo hammers, at ito po yung mga chisels niya. Okay, so very versatile po na tool, madami po tayong pwedeng pagkagamitan nito, so just sit back and enjoy. I believe na lahat po tayo is safe, happy, tsaka nag-i-enjoy habang nag-ooperate ang ating mga power tools. At huwag pong kalimutan, safety is the first priority natin. So, laging alert, presence of mind habang nag-ooperate tayo ng ating power tools. So, kung medyo problematic, medyo wala sa kondisyon, ipagpaliban po muna ang pag-operate o paggawa natin ng ating mga projects, para hindi po tayo malagay sa disgrasya o malagay sa alanganin. Okay? So, welcome, welcome sa ating 3 PM habit. So, i-discuss po natin at saka i-actual demo po natin itong ating power tool. Okay? So, without saying, pag-uusapan ko natin today sa ating 3 PM habit is the GBH 2-28 DFB. Okay, so this is the Bosch rotary hammer. Tingnan natin yung sa loob niya. Okay, yan. So sa packaging po, may kasama na po siyang another na metal chuck. Okay, kasama po siya dito sa packaging. So, ito po yung GBH 2-28. Kung mapapansin nyo, meron po siyang heavy duty. Okay. Actually, ang 2-28 po is the top of the line natin sa 2 kilo hammers for the corded range. Okay. So, ito po isa sa mga feature niya. Meron siyang vibration control. Actually, pag ginagamit nyo pong unit, papapansin nyo na very minimal pong vibration dahil po meron siyang counterweight dito sa loob sa design niya para i-balance po yung unit habang ginagamit ng operator. So, very minimal po ang vibration na mararamdaman ng operator. Okay? So, meron siyang ordinary drilling function. Meron siyang hammer drilling. At ito po yung bario lock. Ito naman yung chiseling or rotation stop na function niya. Okay. At
dito pong casing niya is made of cast aluminum. So, pinatibay po talaga ito ng Bosch for heavy duty use. Okay. Ito naman pong forward reverse na ano niya, na function. Okay. Selector niya for forward and reverse. Okay. Trigger. So, yung lock niya. Para continuous siya na naka-on. Okay. So, isa-isahin po natin, papaintindi po natin sa ating mga viewers kung anong ibig sabihin ng GBH 2-28 DFD. Okay. So, GBH is for the rotary hammer ng mga models. 2 is for the weight of the unit. This is around 2 kilograms for the weight. So, maganda po siya for overhead drilling dito sa wall. Okay? So, hindi mangangawit yung operator. Very ideal siya sa mga overhead dahil magaan. Nasa around 2 kilo lang siya ng weight. So, 28 is the maximum na drill bit diameter. Saka maximum capacity ng bit niya dito sa STS. Then, D is for rotation stop or chiseling mode function. Ang F naman is for the quick change chuck. Okay? So, hatakin lang natin to. Matatanggal na kaagad yung STS na chuck niya. Then, kakabit natin yung for metal chuck for the straight shank ng mga drill bits for metal, wood, and plastic na application. Okay? So, yan po ang ibig sabihin ng F for quick change chuck. Okay? And, D is for the vibration control na feature niya. Very minimal ang ma-feel na vibration. So, ang purpose po nun is para hindi madaling mapagod ang ating operator for the safety po ng nag-operate dahil prolonged na exposure po sa vibration is not good to our body. Pwede po tayong magkaroon ng HABS, ibig sabihin nun hand-arm vibration syndrome, which is magkakaroon tayo ng sakit na pag natagalan po tayo na na-expose sa vibration, pwede po tayong mawala ng sense of feeling. So, yan po. Kaseryoso yung effect ng vibration sa ating katawan. Okay? So, i-demo po natin actual yung GBH 2-28 for metal drilling. Okay? Meron po tayong bit dito. So, actual demo po natin. So, meron pa tayong high-speed steel grounded na bit dito. Around 516 po yung diameter. So, meron tayong angle bar dito. So, magde-drill po tayo sa metal. So, make sure na hindi siya nakakabit sa outlet bago tayo maglagay ng ating mga accessory. Okay? This is for our safety. So, pagluwag at paghigpit po nito, wala din po tayong gagamitin na chuck key. Okay? So, kunting ikot lang. Going clockwise. Yan, mahigpit na pong bit natin. Okay? Reverse. So, forward natin direction. At make sure po na nasa ordinary drilling yung ating selector. Rotary drilling. Okay. So, wala siyang hammer. So, for metal,
Huwag natin kalimutan magsuot ng ating goggles bago tayo mag-drill. Okay? For safety. So, ngayon, tatanggalin natin yung ating drill bit. Yan. So, wala pong hirap. Very easy siya tanggalin. Tsaka ikabit. Okay. Ganyan po ang benefit natin ng quick change chuck. Ngayon, papakita ko po sa inyo yung mga bits. Papalit tayo ng jack. Lock na siya. Tatanggalin. Atak lang ng konti. Tanggal na. Kabit. Press lang. So, meron pa tayong mga bits dito. Ito po yung SDS Plus bit natin. Ito pa po yung mga naunang mga type of SDS Plus bit. This is the B8. Then meron po tayong SDS Plus na S3. Okay? Kung titingnan niyo po, tingnan yung plastic. Okay. Yung dulo po ng mga bits na ito, dalawang type of bit. Okay, itong B8 tsaka S3, papansinin niyo po, 2-cutter siya. Okay? 2-cutter. While dito po meron po tayong SDS Plus na 5X. Ayan. Papansinin niyo po, apat po yung cutter niya. Cross ano. So this is the 4-cutter. This is the 4-cutter na bit. This is the 2-cutter bit. Okay? So, ano pong pinagkaiba nila? So, this is the, ang 2-cutter po, mas mabilis siya mag-drill. Pag nag-drill po tayo sa concrete. Okay? So, I suggest po na tandaan natin, bago tayo mag-drill sa concrete, gamit po tayo ng ball scanner o detector. Para sa ating safety, na hindi natin tamaan yung mga live wires, rebars, at other na foreign materials. Especially sa mga finish na ng mga structures, like hotels, or mga establishments. So, instead na, kasi pag hindi tayo gumamit ng mga detectors or scanners, posible, tatamaan natin yung mga live wires, tsaka mga rebars. So, para iwas aksidente, gumamit tayo ng mga detectors tsaka wall scanners. Okay? So, if ever, pag nag-drill po tayo sa mga rebars, ito pong sinasuggest ko na gagamitin natin. Ito yung 4-cutter. Okay? So, i-explain ko po kung bakit 4-cutter yung gagamitin natin. Okay, papakita ko po, mayroon akong demo kit. Explain ko sa inyo. Ito po yung SDS Plus 5X na demo kit namin. Okay, ito po yung 4-cutter namin na bit, SDS Plus 5X. Like for example, assuming po na ito po yung wall.
at meron po diyang Raybar. Okay? So, ang ibig sabihin nito, yung nakakross na yan, this is the four cutter. Ito naman, yung straight, this is the two cutter blade na SDS Plus. Okay? So, ngayon, pag may Raybar, ibig sabihin dito, no jam. So, hindi siya magja-jamming. Hindi siya mag-stack up. No jam. Wala si jam. So, ito po yun. Yan. Pag tumama po, umiikot yung bit natin, hindi siya mag-stack up. Slide lang siya. So, safe. Hindi po mababalian yung operator. At the same time, hindi rin mababali yung ating bit. Okay? So, for your information din, yung ating mga rotary hammers, meron po tayong safety disengaging clutch na at a certain na torque, pag na-jump po yung bit natin, automatically for safety ng operator, mag-engage po yung safety disengaging clutch natin. Umaandar yung unit natin, pero hindi siya umiikot. Okay? Sa around 60 Newton meter po yung torque natin na limit para mag-disengage yung ating mga rotary hammers. Okay? So, balik po tayo dito. Papakita natin yung straight na auto cutter. Ganito, yung V8 natin. So, ito po yung SDS Plus na S3. So, auto cutter po siya. Susubukan natin dito. Like, for example, ito yung gamit natin. Nakakabit siya sa rotary hammer. Nagdi-drill tayo, umiikot. Yan. Pag tumama sa rebar, yan. Stack up po siya. Magja-jam. So, actually, dapat po pag ganyan, one way po na para safe po ang position natin, para maiwasan ang nababalian yung ating mga operator, I suggest po na ang position po, especially pag nag-drill tayo sa wall, pag ito kabit natin. Pag nag-drill po tayo, dapat ganyan po ang hawak. Yan. Para pa ever nag-jump po siya, hindi po natin mahatak pababa yung ating handle, ang ating rotary hammer, ganun. While, pag nakaganyan pong hawak natin, very, hindi, wala po tayong lakas para i-resist yung pag-jump. Okay, so posible mabalian tayo. Unlike dito, kaya natin hatakin ng ganun. Okay, so tandaan po natin yon. This is for our safety. Okay? So, klaro po ba sa atin lahat na yung disadvantage natin, ang tandaan po natin, pag di tayo sure na may raybar ang mga concrete kung saan tayo magdi-drill, dapat po ang gagamitin natin is ito yung four cutter. Para, yan. Pag four cutter po kasi, kung tumama sa rebar, mag-i-slide lang siya. Okay? Hindi siya mag-i-stack up. While, dito sa ating mga two cutter, yan. Mag-i-stack up siya. Mag-jam siya. Okay? Okay? So, okay, explain ko po sa inyo yung mga functions nito, yung four functions niya. So, this is for the ordinary drilling of, for wood, metal, plastic. This is the rotary drilling mode. Okay, so, gagamitan natin ng metal chuck natin. Okay, so, dito naman for concrete drilling. Okay, so, dito natin gagamitin yung SDS natin na two cutter or this one, the four cutter. Okay. SDS is simple direct system.
So, walang gagamitin na chakay, diretso lang tayo pagsalpak. At pag tinatanggal natin, push lang ng konti, ata, tanggal na siya. Okay? SDS. So, this time, this is the bar you lock. Okay? Tuon natin sa bar you lock. This is the flat chisel. Okay? So, ang flat chisel po, gagamitin natin pag nag-chipping tayo na, like for example, square po yung hugis. Okay? Ito yung flat chisel gagamitin natin. Okay? So, like for example po, yan. Yung chisel natin, magbabakbak tayo vertical. So, ganyan po yung position. Okay? Vertical. Pababa. O papunta sa taas. Pag horizontally naman po, kaya nating i-adjust yung ating chisel na hindi natin siya tatanggalin. Lalagay lang natin siya sa varulak na function. Twist. Yan. Okay? So, naka-horizontal na ang position ng ating chisel. Lalagay natin siya dito sa chiseling mode. So, lock na siya. Hindi siya gagalaw. Pero, pag nag-adjust ulit tayo, balik tayo sa value lock, function, ikot, and kaya na ikutin ang ating bit for 360 degrees na hindi natin siya tinatanggal. So, mabilis tayo mag-adjust ng positioning. Okay? So, this one is the chiseling function, okay? Or the rotation stop. Pang chipping mode. So, we have the three modes dito sa ating GBH 2-28 DFB. Ordinary drilling, concrete drilling, then rotation stop or chipping mode. Okay? So, this is the flat chisel. Meron din po tayong mga chisel na ito. Pointed para sample, may titibagin tayo. Ito po ang gagamitin natin. Diretso lang po tibag. Walang shape na square or dumulis lang. Diretso na. And meron din po tayong twisted na design. So, ang pinagkaiba po nito is ito po yung twisted na chisel, lesser po ang chance nito na mag-jam. Okay? Na mag-stack up siya. Actually, dapat po ang technique natin pag nag-chisel tayo, pag nag-chipping tayo sa floor, dapat po hindi siya vertical ang position. Dapat po naka-incline po siya. Okay? At dapat po pag nag-chipping tayo, chip tayo dito ng konti, lipat, lipat, lipat. Ganon. Hindi po isang portion lang, diretso tayo mag-chip. Mahihirapan pong ano, ang ating unit, tsaka yung operator, hirap din siya. So, yan pong technique. Mag-chip tayo dito para dandahan po siya mabasag, lipat dito. Kasi kung pagbuo po yung concrete, matibay po ang ano nun, pagbuo pa siya. Ang resistance. While nag-chip tayo dito, lipat tayo dito sa kabila, although kung mapapansin nyo, hindi pa siya nababasag dito, pero yung sa baba, unti-unti na po siya nababasag. So, weak na po ang resistance ng concrete. Okay? So, yan po ang technique. Okay? So, dito sa twisted, lesser ang chance niya na ma-jam. Then, ito po ay self-sharpening. Okay? Kita nyo po yan. So, self-sharpening along the dito sa kanyang design. Okay? Kunting take note din po na babantayan natin ating chisel. Dapat ang dulo po nito lagi siyang sharp. Okay? Para ang ating demolition or tawag dito is yung
mas mabilis po ang rate of removal natin. Okay? So especially dito sa self-sharpening. Okay? Approximately po na ang design po nito is almost mga 100 hours na continuous niya na ginagamit bago kayo mag-resharpen. Okay? Unlike po dito kasi, yan, hanggang dito siya, posible pag napudpod, mag-resharpen na kaagad kayo. Okay? So, yan pong pinagkaiba nila. Pero pareho lang po sila na SDS Plus. Okay? So, ito naman po is the tinatawag dito is the goods or round na chisel. Okay? Yan. Ang gamit po nito is pag nagbaon po tayo ng mga flexible hose para sa ating mga electrical wirings. So, para round po ang pag-chisel, ito pong magandang chisel ang gamitin natin. This is the goat's chisel. Round. Okay? So, SDS Plus, tandaan po natin, SDS Plus, dahil ito pong shank nila lahat, yan, is nasa 10mm po ang ano nito, ang sukat ng mga shank SDS Plus. Okay? So, para po siya sa mga 2 kilo hammers, 2 kilo hanggang 4 kilo hammers po is SDS Plus pa po ang sukat ng ating mga chisels at bits. Okay? So, another tip po, ito po yung tinatawag nila na working length, kung saan po ang dulo ng ating float. Ang float, ito pong float natin. Ang float is, ang gamit po nito is, dito po, mabilis na na-extract yung mga nadudurog na concrete during drilling. Okay? So, dito siya dumadaan sa float para to prevent na hindi mabali ang bit at hindi mag-stack up yung bit natin habang nagdi-drill tayo. Okay? So, ito naman po is the interland. Okay. This is the working length. This is the interland ng ating drill bit. Okay, like for example, ang sukat po nito is 10mm by 250mm. Like example lang po yan. Okay. So, I hope po meron kayong nakuha sa ating session for today. GBH 2-28. Top of the line of the Bosch rotary hammer for 2 kilos. Okay, so this is for the corded line na heavy duty rotary hammers. Okay, so mga BUGP members, local tsaka abroad, yung mga walang sawang tumatangkilik ng ating 3PM habit sa aming team at sa mga nanood nung last Friday. I'm sure madaming nanalo. Enjoy po sa mga prizes nyo. Hopefully, magamit nyo po sila ng ma-maximize nyo po ang gamit ng mga prizes nyo at nag-enjoy. At salamat din po sa mga sponsors. Si Sir Joey, si Sir Batch, si Sir Brian Tan, at lahat ng mga sponsors, at yung dalawang host po natin, si Sir Ronald at si Sir Gino, last Friday. Salute po sa inyong dalawa at sa mga kasama nila during the 3 PM na last Friday na session. So, I hope na nag-enjoy ang lahat. So, paalala lang po, stay safe, stay healthy, and stay alert. Enjoy po tayo sa ating paggawa ng project, pag-operate ng ating power tools. Hopefully, madami pong naka-avail ng sale natin sa 12-12.
this is Michael Jofol from Cebu. And stay safe and healthy. Bye-bye. Kita tayo ulit for the next session.